Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik-tanaw sa nakaraan. Parte ang video na ito ng mahabang BTINserye tungkol sa law firm nakalusot sa korapsyon? Question mark yung dulo ha. Para mapanood ang buong video, pindutin ang link sa description o sa end screen. Ayan ulit yung disclaimer sa taas ha. Babala. Tinganinging. Ayon sa Korte Suprema, may merito, may punto ang mga abogado, mga partner ng Akralo at si Attorney Hayudini. Para sa video na ito, pag sinabi kong mga abogado o mga partner ng Akralo, kasama si Attorney Hayudini kahit nahiwalay ang kanyang petisyon. Aniya, ayon sa korte, mula sa pagkukusa ng PCGG na makipagsundo sa mga abogado o mga partner ng Akralo na tatanggalin sila sa complaint kapalit ng pagkakakilanlan ng kanilang mga kliyente. Aniya, mula sa pagkukusang yan, malinaw na sinama sila ng PCGG bilang nasakdal para pilitin silang ibunyag kung sino ba ang mga kliyente nila. Hindi sila, pero yung sipe, bigger fish, tigil sipe ang habol ng PCGG. Pero, bigger fish lang ba talaga ang habol? Kasi, sa kaso, para mabawi ang di umano nakaw na yaman, kung mapanagot ang mga nasasakdal, kasama sila sa magbabayad ng halagang dineklarang nakaw na yaman. Kung may hiling din para sa danyos, damages, kasama sila sa magbabayad noon. Sa madaling salita, accountability, mananagot ang lahat. Hindi lang ang bigger fish, di umano. Sinipi o kinote ng korte ang sinabi ng abogado ng PCGG sa kaugnay na kaso. Hiwalay na kaso, hiwalay ang paglilitis. Pero kaugnay. Kaso na tungkol sa Primavera Farms Incorporated at iba pa laban sa PCGG. Minanifest niya? Manifesting. Ibig sabihin lang nun sinabi niya. Sinabi niya sa pagdinig na gustong patunayan ng PCGG through the ACRA. Hindi ko alam kung paano isasalin yan. Through the. Patunayan sa pamamagitan ng Akralo? Patunayan gamit ang Akralo? Wala akong kopya ng tala o records ng kaso para maging eksakto. Gustong patunayan ng PCGG ang tatlong bagay. Una, si Ginoong Eduardo Cojuangco, si Ginoong Danding, ang kliyente ng Akralo. Pangalawa, kay Ginoong Danding galing ang mga pera para sa subscription payments, yung pondo ng korporasyon sa pagsisimula nito. Yung ilan doon, binanggit ko na o pinakita ko sa screen kanina. Yung mga korporasyon. Pangatlo, naggumawa ng mga deed of trust, pagkakatiwala at deed of assignment, paglilipat. Ang mga abogado, mga partner ng Akralo. Ang ilan sa mga ito
may nakapangalan na pagkakatiwalaan o paglilipatan? Yung iba naman, blanco. Muli, binanggit ko na kung ano ang epekto pag blanco. Blank ha, hindi Rico blanco. Mabusisi ang naging pagtalakay ng Korte Suprema sa ugnayan ng abogado at kliyente. Nagsimula ang korte sa batayan ng naturang ugnayan. Una, contract of lease of services. Lease, renta. Pero imbis na tutuluyan, titirhan, renta ng serbisyo. Ganyan tayo sa trabaho. Employment contract. Ganyan din ang freelancer. Pati na ang kasambahay. Lease of services. Paglilingkod kapalit ng bayad. Pangalawa, contract of agency. Ang pinakamadalas na halimbawa niyan, special power of attorney. SPA. Hindi SPG, iba yon. Kaya nga sa SPA nakalagay attorney in fact. Kung ano man makuha ng attorney in fact, hindi sa kanya yun, kundi sa kanyang principal o kliyente. Kaya nga ang abogado, ang isa pang tawag sa kanya, attorney at law. Pero higit pa sa principal agent, principal kinatawan, at lessor lessee, nagpapaupa, umuupa. Higit pa dyan ang relasyon ng abogado at kliyente. Dahil sa tiwala at kumpiyansa ng kliyente sa kanyang abogado. Iba at higit pa sa ordinaryong ahente o attorney in fact, ang kapangyarihan ng abogado. Dahil pareho sila ng hukom o judge na nagsasarili. Independent. Ibig sabihin yan, batas at hindi hiling ng sino man ang dapat na sinusundan. Lalo na kung yung hiling na yun labag sa batas. Rule of law. Nakaupo din ang abogado sa SIPE, Quasi-Judicial Office, tigil SIPE, parang naguhukom. Bakit? Dahil isa siyang alagad, opisyal ng korte, at nagpapa siya, exercises judgment. Kung anong aksyon ba ang makakabuti o makabubuti sa kanyang kliyente. Teka lang, hindi ba parang independent contractor yan? Halimbawa, freelancer, nagsasarili at malaya sa kapangyarihan at pamamahala, control or supervision ng kanyang prinsipal, ng kliyente? Dito lang nagkaiba, maliba na lang sa resulta. Hindi pwede ang resulta na labag sa batas, kahit na yun pa ang gusto ng kliyente, dahil ang abogado ay nanunumpa, natatalima sa batas. Kaya may mga tuntunin, etika o ethics at tungkulin na dapat sundin ang abogado para sa kanyang kliyente. Ang mga yan ang nagbibigay buhay sa ugnayan nilang dalawa. Isa dyan ang tiwala na napakaselan
napakahigpit at napakalihim. Kaya kailangan maging napakatapat. Bakit kailangang maging napakatapat? Halimbawa lang, may problema ka. Gusto mo sumangguni, humingi ng payo para mabigyan ka ng tama at kumpletong payo. Kulang-kulang na kwento, hindi sapat. Dapat banggitin lahat. Full disclosure dapat. Naks, rhyme. Pero natatakot ka na baka imari ka. Mari, hindi pwedeng marites kasi hindi patas yon. Hindi gender fair. Ang mari, mas inklusibo. Natatakot ka na imari ka o mas malala, isumbong ka para mapanatag na hindi gagamitin laban sa'yo ang sasabihin mo. Tungkulin ang abogado na panatilihing lihim lahat ng sinabi mo sa kanya. Sinusulong ng lihim na yan ang karapatan sa abogado o right to counsel ng akusado sa isang kasong kriminal. Halimbawa, kasong may kulong. Mawawala ng saysay ang karapatang iyan kung hindi may lalahad ng kliyente ang kanyang buong panig sa kanyang abogado. Kung walang effective communication and disclosure. Ganoon din mangyayari kung oo, may lalahad nga ang lahat, pero pwedeng ibunyag yun ng abogado sa kahit sino. Para na ring pinahamak ng kliyente ang sarili niya. Self-incrimination, kumbaga. Kung ganun, para saan pa ang karapatan niya sa abogado? Banta rin yan sa isa pang mahalagang karapatan ng akusado na pinapalagay na wala siyang kasalanan, na inosente siya, maliban na lang kung mapapatunayang nagkasala siya sa hatol ng korte. Presumed innocent until proven guilty. Hindi maisusulong ang katarungan kung iiwas na humingi ng payo para sa makatwirang dahilan. Para malayang makapagsangguni ang mga kliyente sa abogado, kailangan tanggalin ang takot ng kliyente na baka pilitin ang pagbunyag sa kung anuman ang pinag-usapan nilang dalawa. Yang mahigpit na katapatan ng abogado sa kanyang kliyente na daig pa yata ang pag-ibig. Yan ang dahilan kaya angat sa iba ang abogado sa iba pang mga profesional. Naks, matatag na tradisyon na yan. Ilang siglo, centuries na. Sinipi, kinote ang pasya ng Korte Suprema ng Estados Unidos. Sabi doon, tungkulin ang korte na siguraduhin hindi gagamitin ang tiwala laban sa karapatan ng taong nagbigay ng tiwalang yon. Sino yung nagbigay ng tiwalang yon? Kliyente. Nasa tuntunin ng korte, rules of court mula pa noong 1901. Hindi pwedeng ibunyag ng abogado ang anumang komunikasyon na pinaabot ng kanyang kliyente sa kanya at anumang payo na binigay niya. Hindi siya pwedeng tumistigo sa korte tungkol doon. Tandaan, tumistigo sa korte. Babalikan natin yan mamaya. Ito rin ang nasa tuntunin tungkol sa ebidensya ngayon na huling binago
noong 2019. Babalikan din natin ang 2019 rules mamaya. Yung tungkol sa krimen o pantaraya, if the services or advice of the lawyer were sought or obtained, hiningi o nakuha yung serbisyo o payo ng abogado. Spoilers! Muli, tungkulin ang abogado na panatilihin ang tiwala ng kanyang kliyente. Mula noon hanggang ngayon. Bagong-bago pa ito, 2023 Code of Professional Responsibility and Accountability. Muli babalikan natin ito mamaya. Spoilers! I-like at i-share ang video na ito sa social media. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell. Mag-komento sa YT o Odysee page ng video na ito. Panoorin ang iba pang mga video ng Emir's BTIN. /inhindsight. Suportahan ang channel sa Patreon, sa PayPal, o magbigay ng crypto. Salamat sa kapatid kong si G-G Arts para sa aking avatar. Tignan at suportahan ang kanyang mga gawa sa mga link sa description. Samahan ako sa Odysee. Nasa description din ang invite link. Salamat. Hanggang sa muli. At ingat.